Radio Sakura Radio. Anyway, kasama ang Ricky, sa ating mga tagapakinig, you know, sa ating mga dagdag na ulat, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa napupunan ang bakanteng pwesto na nabakante sa ilang sa dalawang barangay at sa ilang konseho dito sa bayan ng Daet, kasama ang Ricky. Yan ay ang Barangay Gahunon at Barangay 4 Mandagbak. Sa Barangay Gahunon, limot lang kayong yung reason ng vacancy ng isang ano diyan. Si Kapitan Bong kasi nagkagawad. Kaya umangat. Umakyat si first kagawad. Nag-consyal si Kapitan Bong, nag-umakyat si first councilor at first kagawad si Dumapias. Yeah. Ayan. So siya tumato yung Kapunong Barangay. At dito sa Mantagbak naman, and pumasok na rin sa government office itong si Kagawad Jun Ranya. Ayun. Parang depende yata ang na-hire itong si Kagawad Ranya. At ngayon may mga bakanting pwesto. Pag-abi kausap natin si Mayor Benito Ochoa at natanong natin kung meron na siyang na-appoint. Dahil ayon sa ususog sa panuntunan ng local government, ng DILG, kinakailangan ng mayor mismo ang siyang papanumpa or mag-appoint ng mga bakanteng pwesto sa nasabing mga posisyon kasamang Ricky. Subalit, ito ay magmumula sa konseho ng barangay ang recommendation kung sino ang kanilang i-recommend sa tanggapan ng alkalde upang ito naman ay bigyan ng appointment ng mayor. No? Kaya dito sa mga panhong ito ay wala pang pinagpirma appointment si Mayor Ochoa dahil wala pa namang klarong recommendation sa kanya ang mga konseho na banggit, which is the Gahunon and Barangay 4. Sa Gahunon, nagkakaroon yata rito ng usapin ng conflict dahil maaaring hindi gusto ni Kapitan ang gusto nitong majority o ng ilang nire-recommend naman ng konseho ng barangay. So talagang dapat ito ayong gamire, masettle muna within the level of the barangay council at saka na siya padalhan ng isang pangalan na kanyang papanumpain. Kahit sino, basta walang kulay politika, basta sa kanya kung sino ang i-recommend ng council. At klaro ito through a resolution at approve ng DILG o ika nga ay sinertipika ng DILG na legal ang nasabing recommendation ay kanya itong papanumpain. So, balik sa mga ngayon, wala pa kasama Ricky na klaro. Meron may mga pangalan na binabanggit na dyan, kaya lang, sabi niya, parang ito yung mga usap-usapan lamang no, na hindi ino-honor or hindi ayaw kilalanin nung punong barangay ng Gahunon ang nire-recommend ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Which is, kung titignan natin yung angle na meron din naman siyempre yung karapatan yung kapitan na piliin naman yung kanya din namang napupusuan. So, kaya sa ngayon, wala pang klarong pangalan kung sino ang kanilang i-appoint. Dito naman sa Barangay 4, ay may mga nagpaparamdam din sa council kung sino ang kanilang i-re-recommend kay Mayor Benito Ochoa sa mga Ricky. So, merong mga dati mga tumakbo, may mga pangalan na lumulutan, pero ito ay parang by next year na nila ito gagawin at patatapusin muna ang taong ito bago sila mag-recommend ng pangalan kay Mayor Benito Ochoa. Hindi ba partido muna yung nag-re-recommend? Kapartido ng nabakanting posisyon o mayor na mismo? Sa barangay kasamang Ricky, walang partido. Non-political na nga pala. Wala yan. So, kaya nga, regardless of politics, kasi sabi ni Mayor Chang, sino ang i-recommend through a resolution ng sanggunang barangay, yun ang kanyang i-appoint. Yun ang kanyang i-appoint at panunumpain. Kasi base nga sa batas, sa ilalim ng Local Government Code,
ang mayor lamang ang pwede mag mag-appoint at magpanumba na kung sino ang ipapalit na napakating position sa level ng barangay. Mm-hmm. Okay. Nawala na akong monitor. All right. Pero nasa erita ako, no? Oo, oh, tuloy lang. Okay, okay. At nililinis lang ni Anthony yung monitor natin. Oh, anyway, so maghihintay na lamang si Mayor no, kung sino ang kanilang ilalapit sa kanya. Pero sa, ang struggle dito kasamang Ricky, nasa level ng barangay. Mm. Dahil doon sila nagkakaroon ng malaking problema kung sino doon sa mga nag-a-apply sa kanila. Nag-request na sila ay silang i-recommend. Sa dami noon at karamihan din naman, mga kaibigan din nila, mga nakakasama din during election. So, parang isa sa mga option at hindi na nila na hindi na muna mag-recommend. Hanggat hindi pa nasisettle talaga totally. Hindi ba ano yan? Hindi ba pwede yung, alimbawa, pangsyam ako, hindi ba ako pwedeng sumunod? Alimbawa, nung election, di ba, walo lang sila? Ano sila, pito lang? Oh, pito. Ay, kung pangwala ako, baka pwede na ako. Kasi pangwalo naman akong ibinuto. Maganda yung tanong mo ngayon. Kasi sa Barangay 4, ganun yung isa ito sa mga pinag-aaralan nila. Kasi merong aplikante rin na isa na yung pangwalo. Maybe can, pwede kong pangalanan. Si Gagawad Yonko ay pangwalo. Mm-hmm. Dati naman na siyang nanilbihan for 2 terms. Pero yung ikatlong termino niya ay hindi siya pinalad at siya nalagay sa pangwalo. Ayun. Kaya ito, isa ito sa tinitingnan kung pwedeng ito ang i-recommend ng council. Pero ang bola ngayon ay nasa konseho ng barangay. Ayun. Sige. Dito naman sa Gahunon, mukhang meron sila doong ano, medyo mas malaki ang problema doon. At they may ano nga, merong hindi pagkakasundo, ano, yung council, kasi meron na silang nire-recommend sa council. Parang si Mrs. Abrero yata ito, kasamang Ricky, I'm sure kilala mo ito, ang nire-recommend dyan. Pero parang may iba namang yata choice itong si Kapitana Dumapias. Kaya siguro ito muna yung sinisettle nila para once and for all ay maging klaro na kung sino talaga ang kanilang iaakit sa tanggapan ng mayor para maging kapalit doon sa bakanteng space sa council. Pero maidagdag ko lang kasamang Ricky, ito naman ay sarili kong opinion. Parang may mga pagkakataon kasi na minsan pwede mong hindi punuin yung buong konseho. Kasi in as long as na merong quorum, ay pwedeng ituloy ang konseho. Alright. Pero ay, kaya, sayang naman kasi yung isang pwesto. Kung ito yung mananapili yung bakante na pwede namang kumuha ng... May budget pati yun. Diba? Yung honorary yan. Whether kulang ang number ng council, pag nag-budget kayo, approve kayo ng budget, kasama yun pa rin. Kasi in any time, in any moment na bigla niya maisipan na mag-appoint na maglaman, meron kayo ipapasweldo sa ilalagay. Ngayon, kung natapos naman itong isang taon at hindi sila nakapag-appoint, yung isang buong taong sweldo nung isang bakante ay pwede yung pagulayan. Pero doon lang yung papasok sa linya ng sa budgeting kasama Ricky, doon lang yung papasok sa personal services. So therefore, pwede nila lang gawin ano yun, bonus or mga benefits at et cetera, no? Na para sa mga nagtatrabaho sa barangay kasama yung council. Hindi ba sa barangay 1 may nabakante ring isa? Kasi may nagpasok din sa gobyerno, may dating isang kagawad. Si kagawad ano? Yung ano na ngayon, parang first. Kagawad first yan, ba yan? Oo, si Kagawad first pla. Yan. Ang ko nasa Santa Elena. Parang nasa DepEd na rin yata si Nasa DepEd na rin. Di ba bakante ring isa doon? Hindi ko alam doon. Mukhang wala masyadong problema doon. Mukhang okay sila. Bisibihin eh, madali sila nagkasundo-sundo doon sa barangay mo. No? Alright, sige. Okay, so sige. Sa 4 kasi maraming nire-recommend eh. Meron dyan may mga nire-recommend eh, na mga, yung mga ilang members ng council, meron din naman silang suggestion. Noong mga so, panahon? Talagang,
Noong mga panahon, may pagpipilian. Noong mga panahon, SM, walang requirement. Kung sino yung maraming tato, iyon na yan. Alam mo, kung ano yan, kung sa mga likes ang Gunian Bayan, madali yun. Kasi partido ang nag-decide noon eh. On the case of barangay, this is a non-political government unit. Hindi pwedeng ma-member sila ng mga political party. So talagang may special na law na provision ng law na para sa kanila about replacement ng vacancy. Mm-hmm. Okay. Okay, yun muna. So hintayin natin. Sana ma-settle na yan dahil ito nag-create ito ng ilang disagreement or conflict among the members ng mga council. Kahit na paano nakaka-apekto rin naman sa servisyo nila sa kanilang mga kabarangay. Konti lang naman. At magdagdag na balita, ito si Rodel Yovit. Cool Radio News.